magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Sana rin nasa mabuting kayong kalagayan. Oops, malapit na matapos ang ating MECQ. Mukhang magiging GCQ na ito. Pero hinay-hinay lang. At baka mamaya ay alam nyo na, mga kumalat. Video ito ay tungkol doon sa part 3 or last part ng 3-part series ng ating CCTV project while MECQ is still in effect. Okay, kung bago kayo dito ay huwag nung kalimutan, i-click yung subscribe at yung notification bell para naman sa mga susunod na video ay ma-notify kayo. Okay, hindi ko nakapatagalin. Ano pang hinihintay nyo? Ito na ang video! Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan. Muli si OG ng CCTV Online Shop. Ngayon ay papakita ko sa inyo yung pagmamount ng camera. Ito ay part 3. Ito ay last part noong ating CCTV tutorial tungkol do sa isang project namin dito sa San Pablo City sa isang 3-story building. Unfortunately, yung mga ibang kuha ko na video footage ay hindi ganun kagandahan. Pangalawa, dahil patapos na kami nung time na yon, hindi ko na masyadong na-cover kasi dumating na yung may-ari. Siyempre, kailangan estimahin ko siya, sikasuhin. So, hindi na ako masyadong nakakuha ng mga gandang footage, especially do sa pagmamount, sa alignment, at saka yung sa pagkoconfigure para makita sa internet, sa cellphone. Bagkos, gumawa na lang ako ng bagong video, which is ito nga. Dito, mas maganda yung kuha, mas malapit, at sa tingin ko, mas madali yung mag-grasp or ma-appreciate. Right now, makikita nyo, dalawang klase ng camera, isang bullet type camera, kasi pagka ganyan bullet type yan, na ito ay weatherproof, ibig sabihin waterproof siya, hindi siya napapasukan ng tubig, alikabok, mga insekto, at ito ay design sa labas, doon sa yun nga, outdoor kung tawagin. At ito naman yung tinatawag na dome type, pero hindi siya weatherproof, pero indoor kasi siya, pang loob siya. So, magkaiba ng design, magkaiba ng body case, yun na nga, design nga yung case. Pero ang functionality niya halos parehas lang. Ang resolution nila halos parehas lang din. Ang pinagkaibahan lang talaga yung casing. Ito yung isa, pwedeng mabasa. Ito naman dome type, hindi pwedeng mabasa. Kasi panloob lang siya. Ayan, ang brand dito ay Dawa. Ayan, lalapit ko. Bekene, man. Ayan. Ito yung pinakang bracket niya. Ayan. Ito yung pinakang body niya, casing. Ito yung lens cover. Ito yung infrared light. Ayan. At yung pinakang lens na sa loob. Kasi nga din sa pwede siya. Okay? So, ito naman ay yung dome type na hindi siya weatherproof. Pag napasok ng tubig, posibleng masira. Plastic pati siya. At siya ay, kaya lang, siyempre, medyo maliit siya. Hindi siya masyadong malaki. So, yun nga, maliit lang. Ang tatak din yan ay Dawa. Bekene, man. Papasin nyo, ba't ganyan ang sulat instead na pagdito? Kasi, madalas, ang mounting kasi ng dome type ay ceiling mount. Ibig sabihin, kisame. Kumari, ito yung kisame. Kumari, yan. Ito yung kisame. Ah, ganyan. So, iaalay niya, pinipihit nga na ganyan. So, yung isang klase naman, yung pag tinawag namang wall mount, parang patagilid naman ganyan. Ceiling mount, pa ganyan.
Ganon din doon sa dito sa bullet type, ganon din yan. Pagka ganyan, nakaganyan sa ceiling mount. Pero pag naman nakaganito, wall mount. So hope nakuha nyo. Okay, so unahin natin itong dome type kung paano. Mapasin nyo, ito napipihit yan. Ito yung mga kaabitan ng tornilyo. Tatlo, madalas. Mapapansin nyo, ito putol to eh. Kasi ano to eh, sira na. So ito, siyempre nasisira din. Wala ako naman forever. Ide-demo ko lang sa inyo. Yan. Mapapansin nyo, may tatlong butas. Ito, may parang bilog na ganoon. Ito wala. Ito, purpose kasi niyan, pag nakabitan mo ng tornilyo, pwede mo siyang pihitin. Ilalak ba? O gano'n. Ito, hindi mo gano'n. Pag alagyan mo, secured siya. Hindi rin siya makahulog. Okay, so ganito, bubuksan natin yan. Pipihit yan actually. Kasi nga, yung ginagamit sa pag mag-align ka, yan, ganyan. Ngayon, meron yang parang lock dito. Yan o. Pipisilin mo yung ganyan. Yan. Para umangat. Yung tatlong piyesa lang yan. Ito yung mismo pinakang camera, bilog siya. Ito yung pinakang isang cover. Ito yung pinakang parang bracket or pinakang plate. Yan. Okay. So, ngayon, pagka i-wall mount mo na, ito lang yan. Siyempre, gagamit ka ng ano. Kailangan mo ng tornilyo. Tsaka tox. Ito naman ang tornilyo. Yan. So, sakto lang yan dyan. Tama lang. May ikpit dyan, siyempre. Para pagpasok mo, hindi siya masama. So, kung ang gagamit, kung ang kakabitan mo ay simento, dapat, kunwari ito, sample natin ito, na ito simento. Siyempre, babarinahan mo muna. O, sandali lang. Siyempre, kailangan babarinahan mo muna ito, kunwari. Siyempre, pagka ano mo, itatapat mo muna yun kasi mapapatapat yung mga butas. Yan. Tapos, kailangan meron kang ano, marker. Meron kang excider lapis. O, kunwari, ano ito ha, simento ito ha. Lalagyan mo ng ano yan, tanda. Yan. Lagi mo ng tanda. Yan. Tapos, yan, napansin nyo, meron na siyang palatandaan. Yan. 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 Tapos, siyempre, kukuha ka ng barena. Siyempre, bubutasan mo yan. Butasan mo yung ganyan. O, kunwari lang yan, ha? Hindi naman yan talaga tunay na simento. Ngayon, papasok mo ngayon yung ano, yung pinakang parang tox. Yan. Pasok mo ganyan. Yan. Yan. Ayaw pumasok. Yan. Kunwari nakapasok ng ganyan. Yan o. Tapos kunwari dito yung isa. Yan. So ngayon, i-ano mo, ikakabit mo ngayon dito yung pinakang ano, pinakang bracket na ganyan, no? Tapos siyempre i-ano mo yung tornilyo, kabit mo na yung tornilyo ganyan. So siyempre gamit yung mga tools natin. Oops. Yan. Parang ganyan.
tornilyo na yun, oh. Ito naman isa. Maaari dito natin kagi. Ating kabitso isang tornilyo. Ayan. So, mapansin nyo, secured na siya. Ayan, di ba? Secured na. Saka mo ngayon, kakabit to. Ayan. Ayan. Tapos, itong mahaba ito eh. Itong wire na yan eh. Ay, putol nga lang. Kasi pandemo nga lang yan. Ilalabas mo ngayon dyan. Meron yan parang parang ganong gitli, oh. Natanggalin mo yun. Oh, doon lalabas ito. Yung tornilyo na yun. So, o kaya, kung may maliit na butas, ganyan. Yan, ah. Yan. Tapos, ilalak mo ito. Yan. Wala lang. Basta itutulak mo lang. Itutulak mo lang yung lock na yun. Ayaw mag-lock. Yan. Okay. Kunwari lang yan. Yan, kabit na. Ngayon, pag-align, ipitin mo to. Saan mo gusto ito pa? Yan. Yan. Ngayon, may isang baliktad ang image. Kailangan, yan mo rin. At iba, iikot mo naman to. So, baka baliktad, baka upside down. Ano na pipitin. Okay? Ayun, ganun lang kadali yun. Ganun lang kadali. Next is yung ano naman, sa bullet type naman. Okay, ito namang bullet type. So, halos ganun din naman ang principle nito eh. Pinagkaiba lang nito itong pinakang bracket. Pero yung pagbaba rin, ganun din lang, tatlong butas. Tapat mo lang kung saan mo gustong ilagay, ganyan. Tapos, tatandaan mo, markahan mo. Yan. Pag may tanda na yan dyan, kunwari may tanda na yan dyan, kunwari kahoy ito, so hindi mo na kailangan ng tox. Kailangan mo na ma-wood screw na. So diretso ka na. Diretso. Pwedeng diretsong ganyan. Wala nang ano, wala nang tox. Pwedeng diretso. So, pwedeng diretsong ganyan. Yun. Kasi kunwari kahoy yan. Kunwari ang ano mo, ang kisame mo, kahoy. Pwede yung diretso, wala ng tux. Wood screw lang gagamitin mo. Yan o. O yun. Diba? O, ganun lang kadali. O yan. Kunwari tatlo. Para maganda. Para matibay. Siyempre dahil foam to, hindi talaga siya matibay. Pero parang ganyan yung principle niya. Yan o. Ngayon ganito. Ito naman yung pag-align. Yan naman ang mahirap. Mapansin nyo, meron siyang ikot na pag-ganito. Ito, may lock yan eh. Yan, kita nyo to. Yan. May lock yan. Yan o. Eh, kung gusto mong higpitan, ililock mo ganyan. So, ibig sabihin, yun yan siya pa ganun. Lock yan. Pa ganito yan. Yan o. Diba? Pa ganyan. Eh, kung gusto mo naman yung pa ganito, yung patungo, patungo, ito naman yun. Ito. Ito yung tornilyo yun. Pagka gusto mo namang nagro-rotate, kaya mahigpit itong isa eh. Kaya ating yan. So, ito namang isa, ito ay sa tungo nga. Ito namang isa ay yung sa ang tawag dito, yung rotation. Yung halimbawa, pabingi yung camera mo, inakuha mo, pwedeng pwedeng pa ganito, pwedeng pa ganito. Ito naman, pwedeng ulit. Inaulit ko lang, ito naman, kung gusto mo ipatungo, patungo lang. Ito naman, kung gusto mo mangiharap sa kabila, pwede mapihitin doon. Yan. Yan, diba? So, pagka tapos ka na, align na, siyempre, higpitan mo na lahat. Siyempre, higpitan mo to para hindi na siya gumalaw. Yan. Hindi na siya alis dyan. Ayaw na. Diba? Ganun din dito. So, higpitan mo rin yan. Kasi, fix mo na doon para hindi na siya malaglag. Kapag hindi na siya tuto. So, yun. Ganun lang kasimple.
Marami pang klaseng ibang bracket. Ito ginagamit doon sa mga camera na walang kasamang bracket gaya nito. Yan, camera dito. Hindi ko, ganun lang. Ganito. Yung iba, yan, ganito. Kung gusto yung malayo, yan. Pwedeng ilagay yun dito. Iba, ganyan. Yan, pipihitin mo ng ganyan. Diba? Pero sa photo nga, wala na. Pero ito, may kasama pang isang parang bracket pang isa dito. Okay, so ngayon naman, pakita ko naman sa inyo mga iba't ibang klase ng box. Ayan. Ayan. Maraming, ito naman, mga ipotawag yung mga utility box, mga weatherproof box. Ngayon, bakit meron nito? Kailangan nyo yan para naman magmukhang maganda yung inyong mounting. Halimbawa, ganito. Kanyari, ito yung camera nyo, ayan. Eh, siyempre, kakabit nyo yung ano, yung, siyempre, isasaksak nyo ito doon sa BNC, tsaka doon sa power. No. Ngayon, kailangan, na kahit paano, nakakover siya sa loob. Ayan, ganyan. Ayan. Kailangan nasa loob siya. Para naman siya itago. Hindi yung parang basta na lang nakalabas. Kailangan, secured siya sa loob na ganyan. Una-una sa mga sa tubig, kailangan hindi siya magbasa kasi pag nabasa siya mag-short. So, kailangan mabasa. Pero ito, siyempre, ito ay pang-indoor to. Kasi siyempre may mga butas-butas yung ganyan eh. Kailangan na gamitin yung outdoor gagaya ng mga ganito. Ito, o kaya ito. Teka. Tabi muna natin yung ano. Ayan. Ito metal lang. Ito plastic. So, parehas alas parehas siya. Pero ito ginagamit pagka yung halimbawa, bago pa lang yung bahay, siyempre yung pader, lalagyan pa ng palitada. Pwede nyo ipasok to sa loob ng palitada para magandang tingnan. Hindi yung tipong labas. Ngayon, pagka naman mas maganda, kung halimbawa nasa labas, ganito ang gamitin nyo. Ayan. Ito naman sobrang malaki. May nabibili yung maliit ito. Mapansin nyo, ayan, ito, tsaka ito. Ito yung mga pang-outdoor para hindi siya mapasok ng tubig. Siyempre, pag nakatayo yan ganyan, kahit umulan dito, hindi mapapasa nila. Ayan. I mean, yung loob, ito mapapasa. Siyempre, sa labas. Yung loob, hindi mapapasa. Ganun din dito. Ayan. Para mga box na ganyan. Kailangan may tago mo sa loob yung wire mo. Para pagka sinarhan mo, hindi siya mababasa. Yan ang purpose. At hindi pati mapasok ng mga insekto, ng mga butiki, ganyan. Kailangan yung mga butas na sasarhan. Tapos hindi na siya mapasok ng mga alikabok para hindi na masyadong madumihan. So, yun. Nakita ko lang sa inyo itong mga klase ng mga boxes. Hindi lang yan, marami pang klase. Marami pa. So, depende sa inyo kung anong choice mo. Sa mga hardware na makabili naman. So, yun. Okay, that concludes our 3-part series. Ang ating CCTV project. Ang isang 3-story building while MECQ is still in effect. So, pasensya na kayo, medyo meron tayong na-miss na isang video na may pangako ko yung tungkol doon sa pag-configure ng ating DVR para makita niyo sa internet. It so happened na very unfortunate na wala akong footage na maganda. Anyway, yung part na yon ay meron akong gagawing series of video. Most likely marami yon. Simula kung paano pag-create ng user account, paano pag-create ng password, ng mga user, paano makikita sa internet, paano may co-connect sa internet,
paano yung sa recording and everything, etc., etc., basta tungkol doon sa settings and configuration ng DDR. Doon ko na lang isasama yung tungkol doon sa kung paano makikita sa internet. At huwag kayong bibitaw, sana sa mga susunod na video ay andyan pa rin kayo. At as I promise, doon sa mga nawalan ng hanap buhay, actually yung ibang negosyo nagsara na talaga. Maraming tricycle driver, jeepney driver, bus driver ang hindi, walang kasiguruhan kung kailan pa sila magkakaroon ng resumption ng kanilang biyahe. Mga hotel, mga restaurant, kita nyo, puro take out na lang. Ang empleyado nila, lampas pa ng 50% ang hindi pumasok. Parang minsan, parang 25% lang pumasok. So, ang dami po talaga na walang trabaho. Nag-uwian na yung mga OFW natin. So, nasa Pilipinas, anong gagawin nila? So talagang hanap sila ng hanap ng ibang pagkakakitaan. Yung kauna-unahang video ko ay tungkol nga dito sa pagtuturo ko ng CCTV installation and other security products sa mga taong mawawala ng trabaho. At the same time, dun din naman sa mga taong dati namang walang trabaho para naman hindi kayo mapas ng iba na tinutulong ng gobyerno, ay mahirap. Tama lang, di ba? Kaya siyempre, mas maganda rin naman yung kung halimbawa wala kang trabaho, magkakatrabaho ka. Doon naman sa dating may trabaho na mawawala ng trabaho, banga nitong ating COVID-19, yung pagkakataon din kayo matutunan kung matuturo. At magkaroon kayo ng idea na ganun pala. So, ang ingay dito sa amin. Okay, so dito ko natatapusin ang vlog natin, ang ating video. At huwag kayong magsasawa. Sana po sa mga susunod na pagkakataon ay samahan niyo ako for a cause. Maganda naman po itong gusto natin. So, makapagbigay tayo ng kaalaman sa mga tao na libre. So kung may tanong pa kayo, may comment dyan, comment section, mag-comment kayo. Okay, so nandito na lang. Dito ako po pupuloy. Masyado ang mahaba. At maraming salamat po sa inyong walang sawa. Sana'y dumami kayo. Sana'y mapasa kayo. Ano po? Maraming salamat po sa inyo.